Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy mapawawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat at isa ang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman silang makakapakinig kung walang nangangaral? At paanong makapangangaral ang sinuman kung hindi siya isinusugo? Ayon sa nasusulat o kay inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita, ngunit hindi lahat ay naniwala sa mabuting balita. Ganito ang sabi ni Isaías, Panginoon, sino ang naniwala sa sinabi namin? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Ngunit ang tanong ko'y hindi ba sila nakapakinig? Nakapakinig nga sila sapagkat abot sa lahat ng dako ang tinig nila at ang mga salita nila'y laganap sa sanlibutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na naguulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang dakilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayon pa man sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao." Noon di, iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ang kanilang ama at naghahayuman ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus, agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw namin taga-subaybay. Tayo po ay nasa 34 na linggo sa karaniwang panahon, ang huling linggo sa kalendaryo ng simbahan. At sa araw na ito mga kapatid, ipinagdiriwang po natin sa huling araw ng Nobyembre. At 30 ng Nobyembre ang kapistahan ng isa sa mga alagad ng Panginoon, si San Andres. Isang apostol, isang alagad ni Kristo. Napakaganda ho ano, dahil nagsimula po ang buwan ng Nobyembre sa pagdiriwang natin ng piyesta, araw ng mga banal, All Saints Day. At tinatapos po ang buwan ng Nobyembre sa pagdiriwang natin ng isa sa mga banal, alagad, apostol ni Kristo, San Andres. Saint Andrew. Kaya naman po, maganda rin balikan natin yung biyaya ng mga banal. Muli natin pinapaalala sa bawat isa. Dapat maliwanag po sa atin yung bilang mga mananampalatayang Katoliko, hindi ho natin sinasamba ang mga santo. We do not worship them. Hindi po sila sinasamba. Hindi sila Diyos. Sila ay mga kagaya nating mga tao.
Pero ang mga santo ay ang mga taong sobrang nagmahal sa Diyos. They are great lovers of God. Kaya nga, di ba, kapag nagmamahal ka, ang laging tinatanong nila, anong kayang gawin mo para sa akin? Mahal mo ako? Kaya mo to? Diba ho? Siguro ho, yung sabi na rin ng ating Panginoong Hesukristo, wala nang higit pang pag-ibig kundi ang mag-alay ng buhay. Kaya may mga banal, may mga santo na sa tindi ng kanilang pagmamahal, inalay nila hindi lang ang buhay, hinarap din nila ang kamatayan sa ngalan ng pagmamahal nila sa Diyos, sa ngalan ng kanilang pananampalataya. Kaya naman sila ay mga tinatawag na kasapi na sa church triumphant, ang mga nagtagumpay. At ano po ang paalala, mensahe ng mga banal sa atin, ng mga santo at santa, may kalalagyan ang iyong ginagawang kabutihan. At kung nasa sila ngayon, yun ang tinitignan natin, yun ang pinapangarap at yun ang pinagsisikapan nating kalagyan, ang kalangitan na kung saan nandoon sila kasama ng ating Panginoon. Ang kalangitan. Kaya nga po, sa ating unang pagbasa, sa aklat ni Pablo sa mga taga-Roma, muli tayong hinahamon, pero muli tayong pinapaalalahanan at muli tayong sinisigurado. Ina-assure tayo na kapag nagawa mong ipahayag sa iyong mga labi ang iyong pananampalataya para kay Jesus, maliligtas ka. Kaya ho, maraming kwento kagaya ng ating unang santo, San Lorenzo Ruiz, at marami pang iba na kung saan tinanong sila, kinausap sila, sabihin mo lang na tinatakwil, tinatalikdan, tinatalikuran mo na ang iyong pananampalataya, maliligtas ka. Ngunit anong sabi nila, kagaya ni San Lorenzo, 1,000 buhay man akong bigyan, 1,000 beses kong iaalay para sa aking pananampalataya. Baka sabihin ninyo, ayun, di namatay. Ngunit huwag nating kalilimutan, ang Panginoon mismo ang nagsabi, sino man ang manalig sa Kanya, hindi na mamamatay. At ang buhay na yan ay ang buhay na walang hanggan, na siyang matatanggap ng sino mang mananatiling tapat at mananatiling nananalig sa Kanya. Kaya mabuhay ang mga banal, ang mga santo. Sila'y mga biyaya ng Diyos sa atin upang patunayan, upang palakasin ang loob natin na magsikap tayo habang nandito pa tayo sa mundong ito. Huwag natin panghinayangan ang paggawa ng kabutihan. Huwag natin panghinayangan ang pagsunod sa kabutihan at katotohanan. May kalalagyan ng taong nagsisikap mabuhay sa katotohanan at sa kabutihan. At yan ay ang kalangitan. Kaya nga po, mga kapatid, huwag natin kalimutan ang kung paano inalay ng mga alagad, lalo na ni Andres, kagaya ni Andres, ang kanyang buhay para sa Panginoon. Ang mga alagad po ay mga naging martir din. Sila ay mga nag-alay ng buhay para sa pananalig, pananampalataya nila kay Kristo. Ipinahayag nila ng lakas loob, ng buo ang loob, ang kanilang pananampalataya. Ano po yung mga gawain na iniatang sa kanila ng Panginoon? Kaya nga sabi ni Kristo, no, habang siya ay naglalakad sa ebanghelyo natin, binalikan ang pagtawag na ginawa niya sa mga unang alagad. At kasama dito ay sina Pedro, Andres, na mga mangingisda. At nung sila'y nakita ng Panginoon, anong sabi ni Kristo? Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya. Mangingisda kayo ng mga tao. And I will make you fishers of men. Pero yung sinabi niyang fishers of men, dalawa yun, you know? It's either kukuha kayo, huhuli kayo ng mga tao upang ibalik sa akin o dalhin sa akin ng maligtas, or kayo rin ay mangingisda para sa mga tao. Diba ho, yan ang sinabi ni Kristo, ang tunay na kahulugan ng pagiging alagad ay nasa paglilingkod. Sino man ang nais maging dakila at una ay dapat maging lingkod ng lahat, ay dapat matutong maglingkod. Speaking of isda, naalala ko, no?
noong kami seminarista at kami po ay na-assign sa probinsya, nag-apostolate kami lang sa mga remote areas. Ako, hindi ko namin makakalimutan ang mga naging pamilya namin, ang mga foster families namin sa mga probinsya na pinadala kami. Ako, napakainit ng kanilang pagtanggap. Kahit kami po ay mga seminarista pa lamang, nag-aaral ng pagpapare, damang-dama namin yung init ng pagtanggap nila na parabang pari na kami kung kanilang alagaan. Lalo na sa pagkain, ho. Siyempre, ganado kaming kumain, mga seminarista. Eh, pag kumakain ho kami, talagang ganadong-ganado. Alala namin, may mga, yung mga anak nila, panag sila ay nag-offer, buong-buo, isda, buong-buo. Hindi ho kalahati, ha? Buong isda. At yung pong mga anak naman, habang kumakain kami, nagdadasal. Diyos ko, sana hindi po baligtarin ang isda. Kasi yun na yung buong isda ng buong pamilya. Kaya pag binaligtad na namin yung isda, ako sumisigaw yung mga bata na, ay, binaligtad na. May matira pa kaya. Pero alam ho ninyo, ang hindi namin makakalimutan ay kung paano sila magbigay. Buo. Lubos. Buhos. At yan ang ginawa ng mga banal. At yan ang ginawa ng mga alagad. Nang tinawag sila ng Panginoon at nang sumunod sila sa Panginoon, buhos. Lubos. Kaya sana mga kapatid, habang nandito pa tayo sa mundong ito, habang binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Panginoon, huwag tayo magpakalunod sa binubuhos ng mundo. Dahil tandaan natin, kapag ang Diyos ang nagbigay at nagbalik, siksik, liglig, at umaapaw. At wala na po yatang higit pang gantimpala sa gagawin natin pagsunod sa Kanya, sa gagawin natin pag-aalay ng buhay, at sa gagawin natin pagharap sa kamatayan, kundi ang langit. As I always say, favorite. We are in this world, but we are not for this world. Marahil, ito rin ang pinanghawakan ng mga tinatawag nating santo at santa. Anong sila'y nabubuhay, ang tanging hinangad nila ay ang Panginoon. Bukang bibig, hindi lamang laman ng dibdib, ang Panginoon lamang. Sa araw na ito, sa tulong ni San Andres at ng lahat ng mga banal, sana araw-araw hangarin nating makaptan, marating ang kinalalagyan nila ngayon. See you in heaven. Amen.